Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Maganda ang tips natin sa araw na to. Hindi nyo pa to alam. Tamang pag-upo at tamang paghiga. Alam nyo ba paano ang tamang pag-upo? Tuturuan natin kayo para hindi sumakit ang likod, hindi sumakit ang katawan. Merong sikreto dyan. Palagay ko mali ang pag-upo ninyo eh. Tingnan natin ha, share nyo po itong video natin. Best sitting position, tamang pag-upo para hindi sumakit ang katawan, ang likod. Ito po, tingnan nyo. Pag ganito ang itsura natin, nakakuba, ang daming komplikasyon sa katawan. Anong komplikasyon? Parang naiipit yung mga organs niya sa katawan eh. Sasakit ang leeg niya, di ba? Kita nyo, yung leeg niya sasakit. Pwede ma-strain, pwede ma-manhid. Tapos yung disc niya pwede ma-damage itong buto niya sa likod, oh, lumbar disc, oh, namumula. At kita nyo, ipit na ipit yung muscle dito sa puwet, mamamanhid yung buong paa. At isa pang problema, laging nakaupo, mali pa yung posture, ang daming varicose veins, oh, naglabasan yung mga ugat, oh, naipit lahat. So, maraming possible na complication, lalambot pa yung tiyan, lalaki ang tiyan. Tight hips, mushy abs, tsaka mahina. So, gusto natin umiwas sa ganitong position, tuturuan ko kayo para gumanda yung circulation, hindi magbara-bara yung dugo natin sa paa. Kasi mamaya magbara yan, eh, malagutan tayo. Ganito po, ideally, ang tamang pwesto. Pag nakaupo sa school, mga estudyante, o kahit mga employees, pinakamaganda diretso. Okay? Nakadiretso siya, or kahit medyo diretso lang, yan o, ulo, likod, yung paa, yan o, right angle, o, 90 degrees, nakikita nyo. Tapos, dapat yung taas ng silya, tama-tama lang. Kung maliit po kayo, dapat yung paa nyo po nakatapak. Kung yung paa nyo hindi umaabot sa floor, maglalagay kayo ng bangko. Kasi hindi pwede nakaluwit, eh. Hindi pwede sumasayaw yung paa. Yung elbows naman, diretso, at yung wrist natin, dapat nakadiretso din yan. Kung hindi, magka-carpal tunnel itong kamay natin, mamamanhid. Ang pagtingin din naman sa computer, dapat tama ang taas. Diretso ang pagtingin. Okay? Hindi rin pwede pababa. Oh, turuan ko kayo ha. So, sa tamang pag-upo, maganda po yung ganitong silya, ideally. Hindi naman lahat kaya yung ganitong silya. Pero very comfortable sa likod yung ganitong silya. Unang-una, kailangan diretso ka lang. Yung kamay nyo, mas maganda po nakalapat. At tingnan mo, Doc Lisa, pakita mo sa kanila. Yung dito sa puwet ko, kailangan nakadulo ka. Nakaupo ka sa dulo. Pakita mo, Doc Lisa, tayo ka. Yan, pakita mo. So dito, nakadulo tayo. At ito sa likod, oh. Oh, merong back na cushion. Diyan natin nilalapat ang likod natin para hindi sumakit. Kasi ang likod po natin, hindi siya diretso eh. Ito. Ito yung likod, ito lumbar spine. May curvature siya oh. May curve eh. Yan, may curve. So, dahil dito sa curve na to, kailangan may nakasupport dito para hindi sasakit. So, tingnan nyo dito sa likod. May support dito at dapat yung puwet nakaupo ka sa dulo. At nakalapat ang likod. Yan. Mas lapat na lapat, mas less pressure sa likod ninyo. Paano naman sasabihin nyo, Doc, eh yung silya namin hindi ganyan kaganda eh. Silya namin eh matigas eh. Kung matigas yung silya, ganito po gagawin ninyo. Yung mga masakit ang puwet, lagi namamanhid, magdala kayo ng maliit na unan. O kahit tela lang, o tela, kumot, binabaon yan, uupuan. Kasi kung masyadong matigas ang upuan, magsasayati ka. Tapos, para sa likod, kung walang ganitong cushion, pwede kayo magdala po ng tuwalya. Tuwalya, i-roll nyo lang. Oh. I-roll nyo yung tuwalya, lalagay nyo dito, tapos sasandalan nyo. Okay? So, ganyan po, diretso ang kamay, diretso. Pag nagtatrabaho, diretso din yung kamay. Kasi pag nakabento, mamamanhid naman. Ha? Kaya kung may problema kayo masakit ng likod, tingnan nyo yung silya nyo. May mali doon. O manhid ang kamay, mali din. Meron kayong ginagawa. Masakit ang leeg, baka masyado mababa, masyado mataas. Isa pa, habang nakaupo tayo,
Di ba? Minsan meron tayo kukunin sa likod, eh. Di ba? Ano ginagawa nyo? Kukuha ka o may tatawagin mo? Sabi mo, oops. Yan, mali po yan. Mali itong ginagawa ko, ha? Uy, kukunin ko tong pencil. Maling-mali ang ginagawa ko. Ma-i-string to. Mapipila itong likod ko. Kita mo ginagawa ko. Mali eh. Paano ko kukunin yung pointer ko? Ganito. Ikot. Kaya nga may rolling eh. Dapat iikot ka. Okay, kung walang pang-ikot, iikot mo na lang yung puwet mo. O kung hindi, tatayo ka. Huwag mong gagawin yung gaganon ka ng gaganon. Diyan, malalagotok yung leeg o yung likod. Okay? So, ganyan po dapat ang tamang pag-upo. Huwag din masyado matagal, mga 15 minutes, 30 minutes, tatayo-tayo din para mas makarest ka. Ha? So, yung likod, yung puwet, likod na likod at nakalapat. At isa pa, bukod sa nakalapat, ito, nakalapat siya, di ba? Very relaxed, di ba? Meron pang mas relax sa likod. Sa mga may magagandang silya, merong isang button dito. Ito, may button, no? Tumutunog, oh. Pag hinila ko to, yan, hinila ko yan, pwede siyang sumandal. Oh, pakita mo, Doc Lisa. Doc Lisa, yung sandal lang ipakita mo. Yan. Yan, yan, oh. Pwede ka sumandal. Huwag naman sobrang sandal, mahulog kayo. Pero yung konting sandal, yung mga ganito lang sandal, ang mangyayari po, yung bigat ng katawan mo, mawawala yung pressure sa likod. Mas marirelax siya. Mas relax ang likod nyo yung medyo sandal. Kaysa yung very stiff na nakaganyan ka lang lagi, mas hindi po maganda. So yan, medyo maluwag, tapos umiikot. Kung wala kayong ganitong silya, maglagay na lang ng kutsyon, di ba? Tapos maglagay ng roll dito sa likod. And last tip dito sa tamang pag-upo, paano tatayo? Di ba? Paano kung may edad na, hirap na, paano tayo tatayo? Yung iba, nakaupo, biglang tatayong ganyan, ah, mahirap yun, no? Yan, no? Mahirap yan, eh. Masakit, eh. So, ganito gagawin nyo. Kung masakit na ang likod, ayaw nyo ma-strain yung back, pupunta muna sa dulo ng silya. Yan. Tulak mo sarili mo sa dulo. Yan. Pag yung puwet mo na sa dulo na ng silya, hawak dito. Tapos, dapat medyo swinging motion. Patayo. One, two, tayo. Yan. Diba? Mas ayos yun, eh. Tinulungan ko pa konti. Tinula ko pa konti dito. Kasi nga, eh, kunwari mahina ka, diba? So, konting tayo muna. Okay. Ganyan po ang tamang pag-upo sa school, sa trabaho, para hindi sumakit ang katawan. Huwag din matagal nakaupo, mga 15. Kung may meeting, siguro after 30 minutes, pinakamatagal, 1 hour, eh tatayo-tayo, lalakad ng mga 2 minutes. Kung hindi, magbubuo yung dugo sa paa. Diba? Huwag din masyadong nakaganito. Yan o, naipit to. O, nakaganito, mas maganda yung medyo diretso lang. Pakita natin, Doc Lisa, ang mga tips. Kung naka-laptop, o yan o, sasakit na ang batok niya. Kahit cellphone, sasakit ang batok. Karamihan na kabataan, lahat masakit ang batok. Bakit? Kaka-cellphone eh. So, ang sikreto, kung may laptop, ipatong sa libro. Or bumili ng pampataas. Yan. Pinataas yung laptop. Para yung ulo, hindi nakababa. Kung nagse-cellphone kayo, kaya natin, may cellphone kayo. Ito dala cellphone ko ito. Kaya rito cellphone. Imbis na nagbabasa ka, nakaganon ka, di ba? O, sasakit ng ulo mo, mahihilo ka pa. Ang gagawin mo, para hindi sumakit ang batok, pwede mo itaas konti, tingala lang, at yung mata lang ang bababa. Ayan lang, sulyap lang. O, sino tumawag, ano may kailangan? Mata lang ang nakababa. Huwag na yung ulo, para iwas sa neck pain. Okay, oh, tingnan mo to. Ito yung mali, X. Naka-slouch siya, tapos itong balakang niya, ayan, may space, oh. Wala siya sa dulo. Walang back support, oh. Nakalundo siya. So, mali yung ganitong upo. Ito naman, masyadong diretso, nakapaharap, eh, medyo hindi rin maganda yan for the back. Oh, kung gusto niyo mas maayos, idiretso niyo lang kung nasa school. Pero yung pinaka-komportable sa likod, yan. Tingnan nyo, yung balakang niya nakadulo sa silya.
yung likod niya nakalapat dito sa arch and at back niya diretso. Ito yung correct position para sa masakit ang likod. Ito naman, kung wala tayong budget sa magandang silya o maglagay ka ng tuwalya sa likod para magkaroon ng back support. Yan, arch support. Tapos dito, para hindi rin sumakit ang sciatic nerve natin, hindi mamanhid ang paa, maglagay ng konting kutsyon o tuwalya. Okay? Yan nga, complain ko sa mang inasal. Napasok ang mang inasal. Bakit mang inasal? Sa mga inasal, pagkakain ako, ang tigas-tigas ng silya, grabe, di ba? Siguro pinapatigas nila yung silya para hindi ka mag-stay na matagal, di ba? So, pag sa mga inasal, dadala pa ako ng dyaryo. Kasi pag umupo ka, tigas-tigas, grabe. Grabe yung bangko nila. Dapat naman yung medyo malambot-lambot, di ba? Yung sa mga McDo, sa Jollibee, mas malalambot siya. Anyway, naalala ko kasi... Kasi oras na umupo ka sa matigas, 5-10 minutes lang, ayan, sakit na niyan. Okay? Ito naman. Pag nakatayo kayo, may ginagawa kayo, naglalaba. Masakit ng likod. Para mawala yung sakit ng likod, pag nakatayo kasi parang may strain siya eh. Ang gagawin nyo, turo to lahat ng rehab medicine doctor, kumuha ng bangkito, patong sa paa. Ayan po. Very effective to. Kumuha ng bangkito, patong na sa paa at mas hindi nasasakit. Sa pagluluto. Tama, sa pagluluto. Sa paghugas ng pinggan. Ito naman, paano naman pag nagda-drive tayo? Ayan, no? Pag nagda-drive, alam nyo naman yung silya ng kotse, talagang sasakit ng likod mo. Ano, babang-baba, ang paa nakataas. Kaya ang gagawin nyo, dapat nakahiga konti ang silya. Konti lang. May ilang degrees. Para hindi sumakit yung likod. Konting bend, konting higa. Ayan, oh. Tapos yung kamay. Okay? Tapos, ito nga, dahan-dahan din sa pagpihit ng ulo habang tumitingin sa likod. Para hindi sumakit ang likod. So, ganito yung position. Medyo rest firmly yung back and shoulders. Isa pang problema sa pag-upo, di ba? Ito po ang kadalasang problema. Naiipit yung sciatic nerve. Diba sinabi ko, matigas ang upuan eh. So, ito po sa may puwetan natin, ito, backside, may lumalabas na sciatic nerve. Pag matigas ang silya, eh, may ipit to. Pag naipit yan, mga 2-3 minutes, manhid na yung hita. Manhid na yung binti. Diba? Minsan yung iba, naipit pa yung nerves. Bukod sa matigas ang upuan, ang isang problema, nakwento ko na to sa isang video ko, huwag magsuot ng sobrang sikip na maong. Ha? Pag sobrang sikip yung maong nyo, yan ang sikip po, naiipit itong sciatic nerve. Tulad nito, ang sikip po, isa, hindi mo na nga masuot eh. Maraming komplikasyon pag sobrang sikip yung maong mo. Unang-una, hindi dadalo yung dugo. Maiipit yung circulation. Pag naipit yung circulation, pwede mag-varicose, magbabara dito. Actually, kwento to na isang sa Australia. May isang 35-year-old na babae, nagsuot ng masikip na maong, nag-collapse, nawala ng malay, na hospital. Bakit? Bukod sa masikip yung maong niya, nagtalungko pa siya, nag-squat. So, nag-squat siya, masikip, nawala ng daloy ng dugo. Hospital siya, mabuti ng buhay. Ito, komplikasyon, no? Nag-numb, na maga, hindi makalakad, nawala ng supply ng dugo dahil sa sobrang sikip. May nag-comment nung isang beses, paano dok pag stretch? Oh, mas okay naman yung stretch. Pag stretch ang maong mo, di mas okay siya. So, ingat lang po, tapos tatayo tayo, ha? So, yan ang tamang pag-upo. May na-miss pa ba ako, Dok Lisa? Okay na? Ito naman, tamang paghiga para sa masakit ang katawan, masakit ang likod. Hindi nyo ba napapansin, pagising nyo sa umaga o pag humiga kayo ng 2 oras, mas masakit ang likod nyo? Diba? Bakit parang sakit-sakit ng likod ko, pagising ko? Ibig sabihin, mali yung paghiga. Ganito. Para hindi mapagod yung likod, ito ang secret natin. Tuturo ko na agad. Lagyan ng unan ang tuhod. Ang paa dito sa may tuhod.
at konting unan din sa ulo. Papakita natin, side view. Yan, pakita mo, Doc Lisa. Ito, paghiga, ideally, tama-tama lang yung kutsyon dito. At merong unan sa ilalim ng tuhod. Anong purpose nito? Pag wala kasi itong unan na to, napupull yung muscle sa likod eh. Nababanat to. Napapagod yung muscle dito sa likod. Dahil diretsyong-diretsyo eh. So, pag nakabend siya, mas relax. Tulad na sinabi ko kanina, di ba? Pag nakabend ang pagtayo, ito, di ba, Doc Lisa? Nakabend to, mas relax ang likod. Yun din ang ibig sabihin natin. So, yan ha. Pag ang hilig nyo humiga ng patagilid, katulad nito, Doc Lisa, sa pangatlo, para hindi sumakit ang likod, lagyan ng unan sa gitna ng hita. Yan. Kailangan may unan dito. Para hindi rin maipit, mas diretso ang likod. Another tip, para hindi din sumakit ang leeg, huwag dapat yung unan tamang-tama lang. Ha? Tamang-tama ang taas. Huwag sobra taas, sasakit yung leeg mo, yan o, nakataas yung ulo niya. Huwag din sobrang baba, nakatingala masyado. Kung meron kayong GERD tulad ko, di ba, may GERD, kailangan mataas yung higa mo. Ginagawa ko, ang tinataas ko, medyo dalawa tatlong unan, pero hindi lang ulo ang tinataas, hindi lang ganito. Pati dito sa upper back ko. Nilalagyan ko rin konting unan dito, parang ginagawa ko pataas. So, yung buong ulo ko at yung upper back nakataas ganun. Parang hospital bed nakataas lahat. So, wag lang ulo itaas, kundi buong katawan nakataas. Okay? Ayusin nyo lang higaan nyo. Ito po. Para hindi sumakit ang likod, dapat tamang-tama ang tigas ng kutsyon. Ha? Dapat anong perfect na kutsyon? Yung firm na kutsyon. Ito ang perfect, firm. Ayaw mo yung kutsyon na sobra lambot o sa sahig, sobra tigas. Pag firm lang, konting lundo lang, kita niyo po nakahiga siya, lumulundo konti, straight ang spine niya. Okay? Kahit nakaside siya, diretso pa rin ang likod niyang spine. Pag nakadapa siya, diretso pa rin ang spine niya. Pero kung ang kutsyon niya sobra lambot, palagyan natin eh, queen size bed, gusto nyo sobra lambot yung kutsyon, ayan, ano, tingnan nyo nangyari, nakalubog yung likod mo sa kutsyon, ayan, no? Pagising mo, sakit na ng likod mo, na-strain na yan eh, ayan, no? Hindi na diretso, nakaside, lubog din, sasakit din likod mo, nakadapa, sasakit din likod mo. Paano naman ibang kababayan natin, walang pera pambili ng kutsyon, di ba? Nakahiga sa papag, di ba? Misa subukan nyo, humiga kayo sa sahig. Ang hirap din yan. Hindi rin maganda yung humiga sa sahig. Tingnan nyo mangyayari, oh. Oh, di ba? Yung puwet nyo, nakataas, oh. Di ba? Dahil nakataas yung puwet, ang tigas kasi, yan, lumundo pa taas, oh. Parang nakalundo yung tiyan. Pagising mo, sakit din na likod mo dito. Pag side, sakit din na likod mo. Okay? So, pinakamaganda, may manipis na kutsyon para diretsyong-diretsyo ang ating spine. Ito yung pinakamahalaga sa ating spine, 'di ba? Pinapakita ko tong spine. May normal curve siya, 'di ba? Kaya gusto mo tamang-tama lang, may back support. Dito rin, ito yung sacrum, dito tayo umuupo sa puwetan natin. Kaya namamanhid kasi meron tayong nerves. Pakita mo, Doc Lisa, ayan 'no. Merong mga ugat, nerves lumalabas sa bawat butas sa lumbar. 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5, yan, no? May kanya-kanya mamamanhid at sa sciatic nerve, dito lumalabas sa may puwet. So, pag naipit itong mga nerve, napakasakit niyan, ha? Kung magbubuhat, tinuturo ni Doc Lisa, bawal magbuhat ng ganon. Diba? Yung hihiga ka, tapos bubuhatin mo, ano, yuyuko, bubuhatin, mababali ito, slip disc. Tutunog to, tok. Pag nag-talk to, lalabas to, ma-ooperahan tayo. Sobra mahal nun. Kaya paano kukuha ng bagay? Huwag yuyuko, mag-squat. Squat ka pababa. Buong katawan, squat. Diretso lang ang likod bago akyat mo. Huwag mo siyang... Huwag gamitin ang likod pang puwersa. Kasi
wala naman tong muscle eh. Mahina muscle nito. Hindi kaya nito ipuwersa. Ang gamitin mong muscle, yung hita, yung binti. Ha? Huwag sirain ang nerves. Lalo na sa likod. Ito naman, pakita natin. Ano yung magandang paghiga? Okay? Pwede po kayo mag-comment. Oh, humihiga ba kayo sa... Nakatihaya ba kayo? Matulog? Nakaside o nakadapa? Okay? May kanya-kanyang advantage at disadvantage. Umpisa tayo dito, ha? Sinong gustong humiga ng nakatihaya? O, kasama ako dito. Pag nakatihaya, ito advantage. Ang advantage, wala kang wrinkles dito. Okay? Walang wrinkles. At, pag nakatihaya ka, kung medyo mataas to, para sa acid reflux. Diba? Yung nangangasim, ito pinakamagandang position. Ako, may GERD ako eh. Minsan, may GERD, nangangasim. Kaya ito pinaka-favorite ko. Yan. Okay? Ito yung position ko, nakataas konti. Pero ang problema dito sa back, kung humihilik ka. Medyo mas prone ka humilik eh. Hindi maugano humihilik eh. Kaya okay ako dito. Okay? It worsens snoring kung humihilik ka. So, ito gusto ko dahil sa GERD. Tsaka walang wrinkles ka sa katawan. Pangalawa, ito si Doc Lisa. Si Doc Lisa matutulog on the side. Yan. On the side si Doc Lisa matulog. Bakit? Kasi ang lakas humilik ni Doc Lisa. Magigising ang buong barangay. So, dahil humilik si Doc Lisa, pag nakatihaya, lakas ng hilik. So, pag sinide natin si Doc Lisa, less ang hilik. So, kung ang problema nyo, humihilik kayo, mag-side na lang kayo. Ang problema lang sa side, naiipit yung dibdib, yung breast. Pagising mo, may linya sa breast. Tsaka pwede magsag, lumubog ang breast. Yan, no? At isa pa, inipit mo yung shoulder mo, balikat. Pwede sumakit ang balikat mo. Dapat malambot yung kutsyon at medyo mataas yung unan para hindi mahirapan yung shoulder mo. Although, pag sa buntis, maganda rin ganitong position, di ba? Yung side view. Ito naman, nakadapa. Pag nakadapa, pwede sa snoring, pero matindi ang wrinkles kasi pinisa mo yung sa breast mo. Eh. Ito. At yung ganitong nakadapa, medyo hindi maganda sa likod. Pwedeng sumakit ang leeg, kaya no, nakadapa ka kasi, at ang likod mo. Okay? At isa pang problema, pag nakahiga tayo, ito po tip natin, bawal na bawal gamitin na unan ang kamay. Okay? Sino natutulog na inuunan ng kamay? O, taas. O, mag-comment. Yes, doc. Ako ang... So, pag namamanhid ang kamay nyo, pag nasira ang median nerve nyo, dapat napanood nyo itong video kasi sino may kasalanan? Di tayo. Bakit nasira yung nerve? Inipit natin eh. Diba? Pinatay natin yung sariling nerve. Ayan o. So, ito yung nerve. Huwag natin ipitin yung sariling nerve. Kasi pag inipit mo itong nerve dito, mawawalan ng kuryente tsaka blood circulation. So, pagising mo, manhid na yan. Pag naipit mo yan ng 12 hours, eh baka hindi na bumalik pakiramdam ng kamay mo. Ito, ang mga kasalanan natin. So, pwede kayo mag-comment. First position na mali, inipit yung shoulder. Pagising niya, manhid na to. Naipit yung ugat dito. Hands get numb while you're sleeping. Maling-mali ito. So, dapat nakababa lang yan dyan. Pangalawa, ito. Ayan, ang gawain natin. Ginawang unan ang kamay. Pagising niya, manhid na to. Manhid na ang kamay, manhid na to. Kaya po nasisira yung kamay natin dahil yung inuunan natin. Ha? Tandaan niyo po to. Bawal iunan ang kamay. So, dapat meron tayo sariling unan. Okay, so sana po nakatulong itong video. Tamang pag-upo, tamang paghiga para hindi masira itong ating katawan. Tsaka yung silya, ha? Tandaan nyo. Tamang-tama yung taas. At the best way na gumanda yung circulation, lakad-lakad. Diba? Lahat ng mga exercise ni Doc na tinuturo ko. Kahit nakaupo, pwede ka mag-exercise. Eh. Yan, oh. Nakaupo, oh, the shoulder shrug mo. Hindi ituloy mo, di ba? Maraming exercise yung sa kamay. At may maganda exercise pa kahit nakaupo ito, yung hips mo, ikutin mo. Ayan, no? Masarap to.
kahit nasa airplane, nasa kotse, pag hindi ka driver, ano, ikut-ikutin mo. Pwede, ano? Ano, kahit sa paa, pwede rin eh. Tapos pagtatayo, tatayo. Sana po nakatulong to video. Like and share po. God bless po.